Doble higpit ang seguridad sa Kadayawan Festival sa lungsod ng Davao matapos na rin ang ilang insidente ng pambobomba sa Mindanao. Mula sa lungsod ng Davao, nakatutok live si Bernadette Reyes. Bernadette? Mayroon sa opening ceremony ng Kalayawan Festival dito sa Davao City, isinantabi muna ng mga Davaoenos ang kanilang takot para sa kanilang seguridad. Masaya, makulay at buhay na buhay ang panagtagpo o opening ceremony ng Kadayawan Festival dito sa Davao. Makatawag pansin ang Hugis Food Basket na etablado kung saan pinagsaluhan ng 11 tribo ang samot-saring butas na aning sa Davao. Simula 1986, taon-taon nang ginaganap ang Kadayawan Festival bilang pasasalamat sa mayabong na aning ng probinsya. Pero kakaiba ang pagdiriwa ngayong taon. Mahigpit ang pinapatupad na seguridad, lalo na't sunod-sunod ang pagsabog sa Cagayan de Oro at Cotabato na hindi kalayuan dito sa Davao City. Ang mga gustong makibahagi sa kasiyahan, dumadaan sa pinahigpit na seguridad. Isa-isang iniinspeksyon ng mga bag. Bawal rin ipasok ang sasakyan sa loob ng park. Maging mga matataas na opisyal ng Davao, naglaka na lang papasok ng park. Parang ganun. I'm toying with the idea of saying yes to the Davaoenos. Bahagi ito ng pinaigting na security measures sa gitna ng intelligence report na nagsasabing maaaring susunod na target ng mga nanggugulong grupo ang Davao. Hanggang August 13, pag-iisipan ni Mayor Duterte kung itutuloy pa ang selebrasyon, lalo't may napipintong street dancing at flower float parade sa August 17 at 18 na siguradong dadagsain ng mga tao. Nang bumisita si Pangulo sa Manila Business Conference kahapon dito sa Davao, nakiusap siya sa publiko na makiisa sa pagsugpo sa karahasan. Sinabi rin ng Pangulo na may impormasyong nakalap at patuloy na binavalidate ang pagsanib pwersa daw ng tatlong terror groups para magasik ng kaguluhan. Sabi ng 6th Infantry Division sa Mindanao, hindi malayo nagtutulungan ang Jemaya Islamiya, Abu Sayyaf at Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF. There should be a Mindanao-wide summit for intelligence para mag-create sila ng Mindanao Intelligence Task Force so that all informations received by the different intelligence unit operating or stationed in Mindanao should have been coordinated and at the same time free-hand exchange of information. Kahapon nagpulong ang National Security Cluster kung saan pinag-utos ng Pangulo na pagtingin pa ang security efforts sa mga ahensya ng pamahalaan. Napakahalaga na ipagpatuloy yung momentum sa peace talks. No? Hindi naman pwede na isakripisyo natin yung peace talks. Sa kabila nun, ay hindi naman pwede na yung mga rogue elements, no? Yung mga nanggugulo, yung mga hindi sumasang-ayon sa kapayapaan sa Mindanao, ang siyang umiral dito or siyang magwagi. So, ganun ang kamaselan itong sitwasyon na ito. Mel, katatapos lang ng opening ceremony ng Kadayawan Festival dito sa May People's Park sa Davao City. Pero nagkakagulo pa yung mga tao dito dahil pinaghahati-hatian nila yung bountiful harvest, ika nga, ng Davao City. Kanina nakausap natin si Mayor Rodrigo Duterte at ang sabi niya ay mukhang pakikinggan naman niya ang panawagan ng mga Davaoenos na ituloy na yung selebrasyon dito dahil nakakuha raw siya ng reinforcement mula sa mga ibang lugar para mapalakas ang seguridad dito. Samantala, sa Cotabato City naman ay may pinapatupad ngayon doon ordinansa. Yung mga tao raw na naka-helmet ay hindi muna nila itutuloy. Ibig sabihin, yung mga riding and tandem kasi na mga naganap doon na insidente before, ang nangyayari daw doon ay puro mga naka-helmet. Kaya ang ginagawa ngayon ng pulisya doon ay hindi na muna pagsusuotin ng helmet yung mga nakamotor doon para raw mabigyan ng seguridad yung mga tao doon. At hopefully ay hindi na matuloy yung insidente ng pambobomba doon sa lugar. Mel? Talaga? Eh kahit nakamotor, eh hindi ba yun eh requirement yon na Bernadette para hindi, alam mo na, para protection ng ulo nila kung sakasakali mang meron mangyaring hindi maganda, Bernadette? Mel, yun nga yung sinasabi ng pulisya at ng lokal na pamahalaan doon sa Cotabato. Pero mas mahalaga raw kasi ngayon na maiwasan nila yung mga susunod ng pagsabog. Makikipag-coordinate naman daw siya sa LTO para kumbaga eh maging seamless yung pagpapatupad ng kanilang ordinansa doon. Dahil nga, alam naman natin sa national, talagang ang pinapatupad ay kailangan merong helmet para sa seguridad ng mga tao. Naglagay na rin daw ng mga CCTV camera doon para kumbaga eh madaling ma-identify kung sino may mga posibleng magawa
na mga masasamang bagay doon. Yung mga past incidents daw kasi ng pagsabog doon at iba pang mga krimen, ang nangyayari ay gumagamit daw ng helmet yung mga tao doon. Mel? Maraming salamat sa iyo, Bernadette Reyes.